Welcome back mga idol, ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Boxing Gloves PH. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag pong kalimutan suportahan ang ating munting channel. Please like, share, and subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell bilang suporta at para updated ka sa aking mga video tulad nito. So yun nga mga idol, matapos nga pong maisuko ni Joe Saunders ang hawak nitong WBO Super Middleweight title sa kamay ni Pound for Pound King Saul Canelo Alvarez na maglaban sila noong Mayo 8. Kesa ngayon ay tila nasa malalim at seryosong sitwasyon ang dating 2 Division World Champion na si Joe Saunders. Kasabay nga po kasi ng pagsuko ng kanyang titulo ay tila isasabay niya na nga rin isuko ang kanyang boxing career. Ito ay matapos nga pong magkaroon ng fracture orbital bone na maglaban sila ni Canelo Alvarez dahilan upang umayaw nga ito sa kanilang laban. Sa latest interview nga po dito sa dating kampiyon, sinabi nga po ni Joe Saunders, "My dad will have a big say. It's 50-50. Whether I think I will have one or couple more, it's got to be right fights. If he say, leave it son, that's probably what I do." Ang ganitong klaseng injury nga po mga idol ang kadalasang sumisira sa maningning na karera ng iilan nating mga boksingero. Tulad na nga lang po ng dating world champion na si Kell Brook na nagkaroon nga po ng orbital bone fracture matapos lumaban kay Gennady Golovkin. At magmula nga po noon ay hindi na nga po naibalik pa ni Kell Brook ang kanyang dating tikas at minsan lumaban kay Errol Spence Jr. At ito nga rin po ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ngunit taliwas nga po ito para sa dating heavyweight prospect na si Daniel Dubois. Matapos nga pong ma-upset ni Joy Joyce via TKO at masangkot nga rin po sa fracture orbital bone itong si Daniel Dubois. Ay naging usap-usapan na nga po ang kanyang boxing career. At ito lamang June 5 nagkaroon nga ng comeback fight itong si Daniel Dubois. Nakalaban niya nga itong Romanian boxer na si Bogdan Dinu. Sa laban nga pong ito'y pinatunayan nga po ni Daniel Dubois na hindi siya nagkaroon ng mga mental o psychological effect na masangkot nga po ito sa fracture orbital bone injury. At bilang pagpapatunay sa round 1 pa lamang ng laban niya kay Bogdan Dinu ay all out na nga po itong si Daniel Dubois. At pagsapit nga po ng round 2 dito na sinagot ni Daniel Dubois kung ano na nga ba ang estado ng kanyang karir. Nantapusin niya itong si Bogdan Dinu by a technical knockout sa round 2. Sa kabilang dako naman mga idol, Oscar De La Hoya, sinabi nga na gustong wasakin ng ring record ni Floyd Mayweather Jr. na 50-0. Ito nga po ay sa katauhan ng dating world champion at undefeated ngayon na si Gilberto Ramirez. At ayon nga po mismo kay Oscar De La Hoya, ay nais niyang kunin ng serbisyo nitong undefeated na si Gilberto Ramirez upang subukang wasakin ang iniingatang record ni Mayweather na 50-0. Sa kasalukuyan ay may kartadang 41-0 with 27 knockout itong si Gilberto Ramirez. Sa mga hindi nga po nakakilala rito kay Gilberto Ramirez, ito nga pong si Gilberto Ramirez ay hinawakan ng WBO Super Middleweight title taong 2016 hanggang 2019. At siya nga po ang kauna-unahang Mekanong nanalo ng major world title sa Super Middleweight Division. Plano nga po ni Oscar De La Hoya na gawing 52-0 ang ring record nitong si Gilberto Ramirez para na tuluyang mawasak ang ring record na iniingatan ni Floyd Mayweather Jr. na 50-0. Sa kasalukuyan, bitbit ni Gilberto Ramirez ang 41 with 27 knockout with no loss. May taas itong 6'2 at may edad na 29 sa kasalukuyan. Ngunit bago nga po maging makatotohanan ng lahat ang plano ni Oscar De La Hoya, ay dapat munang linisin ni Gilberto Ramirez ang papalapit niyang laban kontra kay Sulaiman Barrera sa darating na July 9. At hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Kung nagustuhan niyo ang atong video na ito, huwag kalimutan suportahan ang ating channel. Please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell bilang suporta. Once again, thank you for watching. This is Boxing Gloves PH.